Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagbabawas ng bilang na may 2-digit minuen na walang pagpapangkat. Sa aralin na ito ay ating matutunan ang pagbabawas ng mga bilang na may 2-digit minuen na walang pagpapangkat. Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Sabihin ang difference ng mga sumusunod. Una, siyam, babawasan ng apat ay tama, lima. Pangalawa, pito, babawasan ng lima ay tama, dalawa. Pangatlo, labing dalawa, babawasan ng anim ay tama, anim. Pang-apat, labing pito, babawasan ng walo ay magaling, siyam. Pang-lima, labing isa, babawasan ng tatlo ay tama, walo. Pagmasdan ng nasa larawan, nakikilala niyo ba ito? Anong hayop kaya ito? Tama, inahing manok. Nakakita na ba kayo ng inahing manok? Magaling! Ngayong araw, magbabasa tayo ng maikling kwento. Nangitlog ang inahing manok na alaga ni Jose. Siya ay tuwang-tuwa sapagkat marami itong itlog. Si Jose ay nakakuha ng 26 na mga itlog mula sa kanyang inahing manok. Sobra-sobra ang mga itlog na nakuha ni Jose. Inuwi niya ang 12 mga itlog sa kanilang bahay. Ipinamigay naman niya ang ibang mga itlog sa kapitbahay. Tapos na nating basahin ang maikling kwento. Sagutin naman natin ang mga tanong mula sa kwentong ating binasa. Una, sino ang may alagang inahing manok? Tama! Si Jose ay may alagang inahing manok. Pangalawa, ilan ang mga itlog ng inahing manok? Tama, ito ay mayroong 26 na mga itlog. Pangatlo, ilang mga itlog ang inuwi ni Jose sa kanilang bahay? Tama, inuwi niya sa bahay ang 12 mga itlog. Pang-apat, anong ginawa ni Jose sa natirang mga itlog? Tama, pinimigay ni Jose sa mga kapitbahay. Pang-lima, anong katangian mayroon si Jose? Tama, siya ay mapagbigay. Ilan ang binigay ni Jose sa mga kapitbahay? Aalamin natin kung ilan ang mga itlog na ibinigay ni Jose sa mga kapitbahay. Tignan ang mga larawan. Narito ang 26 na mga itlog mula sa inahing manok ni Jose. Ang may markang mga X ay ang mga itlog na inuwi ni Jose sa kanilang bahay. Ang subtraction sentence para sa larawan ay 26 babawasan ng 12 ay N o 26 minus 12 equals N. Pag-aralan natin ang chart. Narito ang place value chart. Sa bilang na 26,
mayroon itong 20 at 6 na isahan. Sa bilang naman na 12, mayroon itong 10 at 2 isahan. Sa pagbabawas na mga bilang na may 2-digit minuend, ay unahin muna natin ang isahang hanay. 6 babawasan ng 2 ay 4. Isunod naman natin ang hanay ng 10. 2 babawasan ng 1 ay 1. Ang sagot ay 14. Mayroong 14 na mga itlog ang ibinigay ni Jose sa mga kapitbahay. Narito ang mga halimbawa. 34 babawasan ng 21. Sa pagbabawas ng mga bilang, unahin muna natin ang nasa hanay ng isahan. 4 babawasan ng 1. Maari tayong gumamit ng stick o popsicle stick sa pagbibilang. 1, 2, 3, 4. Ngayon, babawasan natin ng 1. 1. Bilangin natin ang natira. 1, 2, 3. Tatlo. Isunod naman natin ang hanay na nasa 10. 3 babawasan ng 2. 1, 2, 3. Babawasan ngayon natin ito ng 2. 1, 2. Ilan ang natira? Tama. 1. Ang sagot ay 13. Sunod. 25 babawasan ng 3. Unahin muna natin ang nasa hanay ng isahan. 5 babawasan ng 3. 1, 2, 3, 4, 5. Babawasan natin ito ng 3. 1, 2, 3. Ilan ang natira? Tama, 2. Pagkatapos, ibababa natin ang 2 na nasa hanay ng 10. Ang sagot ay 22. Tandaan! Sa pagbabawas ng mga bilang na may 2-digit na minuend, ang bilang na nasa place value ng ones ang mauunang ibabawas at ang sunod ay ang nasa place value ng 10. Narito naman ang mga pagsasanay. Unang pagsasanay, panuto, isulat ang difference sa tamang hanay. Una, 43 babawasan ng 20. Ang una muna nating gagawin ay magbabawas sa isahang hanay. 3 babawasan ng 0 ay tama, 3. Sa hanay naman ng 10, 4 babawasan ng 2 ay 2. Ang sagot ay 23. Pangalawa, 56 babawasan ng 3. Ano kaya ang sagot nyo sa pangalawang bilang? Tama, 53. Pangatlo, 78 babawasan ng 46. Ano naman ang sagot sa pangatlong bilang? Tama, 32. Pang-apat, 77 babawasan ng 32. Ano naman ang sagot nyo sa pang-apat na bilang?
Tama, 65. Panglima, 85, babawasan ng 41. Ano naman ang sagot nyo sa panglimang bilang? Tama, 44. Ikalawang pagsasanay, panuto, lagyan ng check ang tamang sagot. Una, 27, babawasan ng 3. Alin kaya dyan ang sagot? Tama, 24. Pangalawa, 39, babawasan ng 24. Alin naman dito ang tamang sagot? Tama, 15. Pangatlo, 64, babawasan ng 23. Alin naman kaya dito ang tamang sagot? Tama, 41. Pang-apat, 85, babawasan ng 13. Alin naman dito ang tamang sagot? Tama, 72. Panglima, 54, babawasan ng 42. Alin naman dito ang tamang sagot? Tama, 12. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating aralin.